Kristo ay sinugo upang sa dukha ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakikita ba natin ang kaugnayan ng ating kaligtasan sa kaligtasan ng kapwa? Ginugunita po natin sa araw na ito sina San Timoteo at San Tito, no? Timothy and Titus, na nakita natin sa banal na kasulatan na bilang mga kaibigan na sinusulatan, kinukumusta, ginagabayan ni San Pablo bilang mga obispo ng unang simbahan. No? At sa kanila pong pagpapalitan, pati na rin sa buhay ng dalawang ito, lalong-lalo na sa kung paano sila inilarawan ni San Pablo sa kanyang mga sulat, maaaring bigyan ng pagdiin yung pakikipagkapwa at pakikipagkaibigan bilang bahagi ng buhay Kristiyano. Sa madaling sabi, no, kung sino yung mga pinapakisamahan natin, kung paano tayo makisama, yung ating pananalita at pag-uugali, lahat po yan may kinalaman sa pagiging tunay na banal. At itinuturo niyan sa pinakailalim nito
na kung tutuusin, bahagi po ng ating kaligtasan yung kung paano tayo makipag-ugnayan at kung gaano kalalim yung ating ugnayan sa iba. No? Madalas kasi ang iniisip natin kapag pumapasok tayo na simbahan, kapag nagdarasal tayo, eh yung kaligtasan ko. No? Sabi nga ng mga kabataan, eh, no? Ilang ligtas points na meron ako. Na para bang yung ating buhay ay tungkol lang sa ating mga sarili. Kaya, ang nasa isip natin, kailangan kong magpakabait. Kailangan kong lahat ng magawa ko ay mabuti. Kailangan kong iwasan ang lahat ng masama. Mabuting mga bagay. Pero naiipit tayo sa ating mga sarili. Na minsan iniisip natin, okay lang, bait naman ako eh. Bahala na yung ibang tao. Bahala na yung taong malapit sa akin pero ulit-ulit nang nagkakasala. Bahala na yung mga kaibigan kong masama. Bahala na yung mga kamag-anak kong makasarili. Bahala na sila. Susunog naman sila sa impyerno. Diyos na bahala sa kanila. Pero pinakita po, hindi lang ni na San Pablo, San Timoteo at San Tito, kundi pati na rin sa mabuting balita na hindi natin matatanggap yung kaligtasan ng ating mga sarili kung wala tayong pakialam, kung wala tayong kamalayan sa pangangailangan din ng kaligtasan ng ibang tao. Ibig sabihin, yung tunay na pagiging banal, yung tunay na kaligtasan ay kasama at kamalay din sa kung paano namumuhay ang ibang tao. Kung di natin madala ang ating kapwa patungo sa Diyos, walang kwenta ang pagpapakabait natin. Kaya nga nakita natin sa ating mabuting balita, unang-una, pinadala ng Panginoon, dala-dalawa sila. Hindi lang pwedeng iisa. Dahil ang bawat tagasunod, may partner, may kasama siya, may kasalo siya. Kung ano man ang mangyari sa isa, may sasalo, may mag-aalaga. Kung malihis man sa landas ang isa, may magbabalik. Kung kinakailangang papurihan at kilalanin ang nagawa ng isa, may pupuri. Bukod pa ron, no? Kung mapapansin ninyo, paano pinadala ng ating Panginoon, ng ating pong Jesus Nazareno, ng kanyang mga disipulo, walang dalang kahit ano. Na ibig sabihin noon, papasok sila sa mga tahanan at makikibahagi. Kung ano ang kanilang maaaring ialay, matatanggap. Kasi yung nasa kamalayan nila, sa mga tunay na nakatanggap ng mabuting balita, makikita na ang lahat ay binabahaginan. Walang akin lang. Kung hindi man sila tanggapin, aalis na sila doon dahil ayaw nilang ipagpilitan ng sarili nila. Pero sa mga tumanggap, sa kanilang pagsasaksi, sa kanilang pakikipamahay, sa kanilang pagtanggap ng ibinahagi, masasabi nga nila, ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na para sa inyo. Sapagkat naisabuhay na ninyo yung pagbabahaginan ng biyaya, yung pag-ibig na dala ng ating poong Jesus Nazareno. Hindi man tayo katulad ng dati, kapag tayo'y nasa simbahan, pinapaalala sa atin na ang buhay natin ay nakatali sa buhay ng iba. At ang kaligtasan natin ay nakatali sa kaligtasan ng iba.
Kaya ang tawag sa atin ay hindi lang isipin ang sarili, isipin ang nasa pamilya, isipin ang nasa komunidad, isipin ang nasa organisasyon, isipin ang nasa bayan. At pag gumagalaw tayo doon, doon natin natatanggap ang tunay na kaligtasan. Sapagkat ang poong Jesus Nazareno, namuhay hindi lang para sa kanyang kabanalan, nagpakatao dahil gusto niya tayong kaisa. At yun sana ang ipagdasal natin sa pagpapatuloy ng banal na misa. Na sana maging malay tayo, sana nasa kamalayan natin at iniisip natin yung pagiging mabuti at pagpapakabuti ng iba. Nang sa gayon, kasama ang ating poong Jesus Nazareno, nakikiisa tayo sa kanyang misyon ng kaligtasan, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa kilala ko, kundi para sa lahat. San Timoteo at San Tito, mga kaibigan ni San Pablo, turuan ninyo po kaming makipagkapwa. Ipanalangin po ninyo kami. Magsitayo na po ang lahat.